Magandang araw mga boss. Ngayon po eh, andito tayo mga boss sa mga Million Farmers na mga boss natin. Nagpasyal tayo mga boss kasama si Danny Boy para mga boss makakuha tayo ng video dito sa tanim lang ng melon. Dahil ito mga boss, ang tanim lang ng melon ay ibang variety naman ito. So andito tayo mga boss ngayon kasama si Danny Boy para makapag-share tayo sa mga newbie farmers natin. Kung anong variety ito mga boss, ito. Panoorin nyo ito si Danny Boy at itatanong natin sa kanila kung anong variety ba ito ng melon. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo lahat, mga bossing? Ngayon mga boss, nandito po tayo sa barangay Ilog Baliwag, Quezon Nueva Ecija. Kasama natin dito si Danny Boy. Sinama niya tayo dito sa kanyang mga tropa na may tanim na melon. Ito yung variety ng kanilang tanim na melon. Ito yung Brilliant Melon ng Nuno Seeds. At mamaya may konti, tatanungin natin si Danny Boy kung kailan ba natransplant itong melon ng kanyang mga tropa. Kasi ayaw mga boss sumarap sa ano sa kamera ng tropa niya. So si Danny Boy daw pala ang nag-guide dito sa melon na ito. Kaya siya yung kasama natin dito na mag-ikot-ikot. At siya mamaya may ating tatanungin dito mga bossing kung kailan ba ito natanim yung melon na ito. So Danny Boy, kailan ba transplant itong melon na ito? September 16 ano? Ibig sabihin, noong 16, 40 ko na. 45 days pala ito. Ha? 45 days. November 1 pala kayo, 45 days na ito. 16, 17. Oo. Ito mga boss, ang malalaki na yung bunga niya. Yan. Ito mga boss, yung Brilliant Melon ng Nuno Seeds. So ang maturity nito sa mga bossing natin ng mga newbie, mga boss, ang maturity ng Brilliant Melon, wala naman ito pinag-iba sa sweet melon. At saka sa pakwan siminis, 60 to 65 days, mag-harvest na ng unang bunga nito. Dito mga boss, lalaki na ng bunga, oh. Ayan, oh, yan. Napakaganda, laki pa rito, oh. Ano ba dito, Danny Boy, yung pataba ng mga ginagamit dito? Ay, triplicator lang yan. Walang halo? Wala, puro-puro lang. Ano ba? Ganda-ganda ako, no? Doon sa mga boss natin na, na lagi nagkukumit sa ating mga video, nagtatanong, ano daw pa ginagamit? Mga insecticide, fungicide, na ginagamit pag-spray sa melon, sa pakwan, at kung ano pa mga pananim. Mga boss, punta nyo sa aking playlist, sa aking YouTube channel. Hanapin nyo lang po yung mga video ko na may title na mga epektibong lason. At nandyan po lahat ng brand ng insecticide at fungicide na mahusay gamitin sa lahat ng pananim, lalo na sa melon. So ayan mga boss, ayon nga kay Danny Boy, dahil siya daw pala ang nag-guide dito sa melon na ito, triple 14 daw complete ang ginagamit dito pataba. Kasi medyo masilan ito mga boss yung ano, yung Brilliant Melon na ito. Doon sa mga boss natin ng mga baguhan na hindi alam kung ano ba klase variety ito ng melon, ito mga boss yung Brilliant Melon. Nagawa rin ito ng Nuno Seeds. So kung napapansin nyo sa ating video, ang bunga niya kulay yellow kahit na mura pa siya. Tapos yung loob niyan mga boss, pagka hinug na siya, hindi siya yellow, kundi ano siya, medyo puti na pa, may pagka yellowish yung loob nito pagka binibiyak natin. So sa mga boss natin na, ng mga newbie at hindi alam yung mga iba't ibang uri na variety ng melon, so ito mga boss yung Brilliant Melon. So ayan, sa mga boss natin, maganda mga boss itong Brilliant Melon na ito. Ang linis ng dahon, no? Kung makita nyo, napakalinis ng dahon. Ayun, no? Wala tama na dahon ni Melio. No, ayan, no? Kaganda, oh. Oh, sa 45 days na edad ng Brilliant Melon nila, ito na yon. So, ito nga mga boss ngayon, kasama pa natin si Danny Boy. Ito pala si Danny Boy, bukod sa kanyang sariling tanim, eh, meron pa pala ito siyang ginagayad na mga melon, ng mga tropa rin niya. Kaya, milyonis na naman ang kitain ito ni Danny Boy. Siyempre! Sana. Napakaganda mga boss yung melon talaga ito, itong ginagayad ni Danny Boy. Pansinin nyo mga boss yung dahon, no? Napakalinis. Wala talaga siyang tama ng ano, ng pungos. Kaya tingnan yung bunga, ang ganda ng bunga ng Brilliant Melon ito at ang dami ng bunga niya. Ito nga pala mga boss, ang area pala nito, maliit lang pala ito. Ayun kay Danny Boy, nanon natin siya kanina. 1/4 hectare lang pala ito. Yung luwang ng tanim na ito, higit-higit daw ng konti sa 1/4 hectare. So maliit lang pala ito na ano, na
tanim, hindi na pala siya malawak. Kasi nga mga boss, itong brilliant melon sa mga boss natin hindi nakakalam pa na mabaguhan. Medyo malaki kasi ang kapital nito para tanim nito. Kasi una-una, mahal yung seeds nito. At saka itong kasi ay masilan, ito alagaan mga boss eh. Doon sa mga newbie natin na boss sa ibang lugar. Ito mga boss ang brilliant melon, isa sa uri ng variety ng melon na masilan ito sa alagaan mga boss eh. Kung gaano kasilan yung sweet melon alagaan, mas matindi pa ito kung masilan, mas masilan pa ito siya. Kaya hindi ka pwede magtanim ito ng basta-basta nang wala ka talaga sapat na karanasan at kaalaman sa pag-alaga ng melon. Kasi ang kadalasan na tamaan ito yung dahon. Pag tinatamaan kasi ito kadalasan ng dahon ni Mildew at saka ng powder ni Mildew. Ayon doon sa observation ko mabos, kasi dati natanim na rin kami nito. Last year nga may tanim pa ako nito sa Tarlac. So dahon ito ang problema. Pero kung magaling ka talaga mag-alaga at masabay-bayan mo talaga yung pag-ispray ng mga pujian dito, eh naiwasan naman siya. So katulad yan ito, itong ginagad ni Danny Boy, oh, medyo na alagaan ng gusto talaga. Oh. Kaya tingnan nyo mga boss ang dahon. Oh. Ang ganda ng dahon. Oh. Walang tama. Kaya ang bunga nito, possible na lumaki talaga lahat. Kasi buhay na buhay yung dahon, tapos wala siyang mga tama ng punggos. Maganda yung arangkada ng baging. So ayan yung mga boss, magaling talaga ito si Danny sa ano, sa discard sa melon. Kasi siya pala ang nag-guide ito mga boss, ginag-guide niya pala itong melon ng mga tropa niya. So inaayala tayo ito magpasyal para mapag-shoot nga. At syempre para makapag-share tayo ng mga video sa mga newbie farmers, para magkaroon din sila ng idea kung anong ba yung mga variety ng melon na maganda itanim at mahal sa market. Kasi ito mga boss, ang brilliant melon, isa ito sa mga variety ng melon na medyo mahal sa market. Walang od, walang patsya dahon. Wala yan, makikita mo. Ihawin mo ang dahon ito. Ayan, sa paa mo. Wala kayo mga boss ang bunga. Oh. So, ayan mga boss, oh, ang ganda ng melon ito. Ang linis ng mga bunga at dahon mga boss. Talagang hindi napasok siya ng uod. Talagang maganda yung ginagamit ng mga pesticide. So nandyan din mga boss yan sa aking YouTube channel sa playlist. Puntahan nyo mga boss yan at nandyan yung brandang mahusay na mga pang-spray dito. Mahirin tayo mga boss video lahat yan, fungicide at saka insecticide. Doon sa mga newbie ha, na sa ibang lugar na hindi pa alam yung mga mahusay na mga pesticide na ginagamit sa melon pang-spray. Tulad ng insecticide, fungicide at mga pulyar. So uploaded na mga boss yung mga video nyan. Meron ako mga video lahat nyan, kompleto na yan. Nasa playlist na mga boss, puntahan nyo na lang. Ang ganda talaga mga boss ng melon ito. Wala na akong masabi. Magandang bunga, madaming bunga. Tapos yung dahon nya buhay na buhay, malinis. Iba talaga itong yung alagang ginagayad ni Danny Boy. Talagang wala na akong masabi dito. So konting panahon lang ito mga boss. Halos na ito dahil ngayon 45 days na edad ito. Halos mula ngayon 20 days na lang ito mag-harvest na sila dito. Ang unang harvest mga boss, kasi itong brilliant melon parang sweet melon din kasi ito. Na tatlo, minsan hanggang apat na harvest dito, lima, depende mga boss sa pag-alaga at sa panahon. Kung pag-alaga mo yung mahusay talaga, hindi tinatamaan yung dahon matagal ang harvestan, mahaba. At saka yung panahon maganda, hindi siya palaging binibira ng matinding ulan at bagyo. Malaki, matagal ang pakinabang nito ng melon. So yun na sa mga boss natin mga newbie, sana mga boss ito sa video ito may makuha naman kayo ito mga boss ng mga idea. Lalo sa mga baguhan na mabosing natin sa ibang lugar na gusto magtanim ng ganitong klase variety ng mga melon, pero wala silang alam idea kung paano ba ito alagaan ito. Ang mga pagpataba ito mga boss, punta mo ninyo na lang yung sa playlist natin, yung step by step na pagpapataba ng melon. Yung kay Danny Boy nga rin, yung mula step 1 hanggang step number 6 na nagwakas sa step number 6 yun. So punta nyo lang mga boss, pwede nyo sundan yun at i-apply sa ganitong variety rin, kasi melon pa rin naman siya, ganun din naman ang alaga. Magkaiba lang sila nga sa hugis ng bunga at sa kulay ng bunga at saka sa dahon, syempre ibang dahon ito kaysa dun sa sweet melon. Sa edad, pareho lang sila sa edad mga boseng, 60 to 65 days. So mag-harvest na rin ang unang harvest. So ganun-ganun din sa sweet melon. At isang seeds company lang sila mga bose, itong brilliant melon at saka sweet melon. Lahat sila ay gawa sila ng nunyo seeds. Yan.
So doon sa mga boss natin na avid viewers, mga boss, patuloy lang kayo mga boss magsubaybay at mag-abang sa mga video na-upload ko sa aking YouTube channel at Facebook page. At patuloy lang ako na nag-ikot-ikot kung saan tayo pwede mag-shoot ng video para makapag-share tayo sa mga newbie farmers, para marami tayong idea makuha sa iba't ibang farmers kung paano yung ginagawa ng pamamaraan at pag-alaga ng mga pananim. So hanggang dito muna tayo mga boss, abangan ang next video. Bye-bye muna. Bye-bye.